MPL at MLBB scene. Oo, makikita mo talang yung mga ganong mabilisang laro at mabilisang draft din mula kay Coach Trevor ng AP Bren. And mula na rin siguro kay Coach Ben thinks na parehas lang ang ibaba niya even in the red side. Taking away the ruby, muli game 2 na po ito. Last chance for TNC to extend this into a 3-game series. Ayun na. Ano bang napapansin mo dito, Brigida? Wala, hindi na pinalusot at narinig na nga tayo sa hindi na natin pwedeng ibigay ulit yung Mathilda na yan para sa AP Bren. Pero right now, considering na sila naman ang nasa side ng or sila naman ang may access sa ating first pick, no, magiging interesting makita kung makakakuha or isa-secure na nga ba nila yung, let's say, agad-agad na Vixana ni Kapitan or whatnot, dahil parang tinatanggalan na rin nila agad ng access o mga pantapat din dito such as the Minotaur and the Novaria ang mga pwedeng maging pahirap doon. Pero if not, nandiyan din kasi yung Nolan na open din, though hindi pa kasi yun sobrang naipapakita pa sa atin ng AP Bren recently. Mas nagpo-focus sila sa utility type of junglers for Kyle TZ. Yun nga eh, pero may chance din kasi. May chance din eh na pwedeng makunin yung Nolan. Pwede, yun. So Nolan open unless ibaban ba to na ni-venting. Kasi nga wala na ring Minotaur eh. Oo. So yung Nolan ay pwede nilang either ibigay or maybe respetuhin nila yung Arlott. That's true. Still, isa yan sa mga tingin kong dangerous picks kapag kalaban mo yung Beast. That's true. I honestly think it is the top one most dangerous pick if you're up against AP Bren. Because alam naman nating malakas si Flap TZ on that Arlott. But let's not forget na si Ogwen din flex ay din napakalakas mag-Arlott. Kaya naman na i-open ito ng TNC Pro Team taking away the Nolan. Ito na ba yun? Kukunin na nga ba nila? Kasi parang pwede na nga nilang tapatan. Or pwede naman kasing tapatan if ever na TNC. Pero going back to the idea nga na ang Vixana rin ay na-open tapos parang natanggal na lahat kasi even na TNC sila na mismo nagtanggal na Nolan. So with that out of the picture, Vixana ngayon medyo i-consider natin na so far free reign pa naman yung pwede niyang maggawing paggamit dito sa hero na to na isa sa sobrang hirap tapatan despite the recent nerf na hindi ko alam kung sobrang considerable na nerf kasi hindi naman nararamdaman pa. Ganun pa rin eh. Taking away the Arlott and Fredrin, mukhang mapapaback siya ulit ang AP Bren unless they want to play an assassin. Ang combo kasi ngayon dito sa Vixana, as far as I remember, is Vixana plus 2 tanks. Kailangan may humaharap na dalawa sa harap dahil kung sasabayan mo ito ng kanyang Eternal Guard, si EG. Sobrang nakakairita. Si EG Boy. Si EG Boy. Ewan ko ba eh. Kasi kung may, yun na yun eh. Kaso ang ginawa nila, ninakaw nila yung Arlott, nakaw the Arlott na lang, nakaw din yung Fredrin. Eh usually, ang pinatatapat nga dyan ay Baksha at ang, ayun, ito ang pwede. Actually, ako nalilito na ako dito eh kasi pwede ring flex to eh. Oo. Itong dalawang picks na to, Barats and Exburg eh. Actually, parang flex na naman sila. Pero, ano lang ah, side note lang. Ako natuwang-tuwa ako dun sa EG Boy. Kasi nung na-realize ko, kanina ko lang kasi na-clarify kung ano ba siya. Tinanong ko, ano ba yung EG Boy? Shortened pala ng Eternal Guard. Boy. Boy. Kasi, boy. Oh, pero sige na nga. Sige na nga. Si Midnight yun, ha? Nailusot na eh. Pero, nandun na yun eh. Ito rin, nailusot eh. Yung X-Borg na parang recently or walang lumipas na araw so far sa season 13 na wala talagang gumamit nito. Pero all-time MPL Twitch hero leader natin, Baksha, si Ryzen. So, mula na Omega pa yan eh. Oo. Ang tagal na pala talaga. Oo nga, ano? Ano meron? Parang siya nga madalas yung gumagamit ng Baksha. Actually, hindi pa sikat yung Baksha around season 8 of MPL. Ay nilalabas na ata ito ni Ryzen. Kaya naman na all-time leader ng Baksha ay mapupunta sa kanya. Pero syempre, umaaligid na doon sa may bandang Gedli. Si Kyle TZ with the amount of Baksha games na nilalaro nila ngayon. And Brigida, tama ka. Flex picks nga itong X-Borg pati na rin ang Barats. Both in the jungle and XP lane. So, hindi pa talaga natin sure kung saan tong dalawa. Oo, ang sure lang tayo ay napakaganda nung kanilang magiging bantay o alalay either kay Kapitan or either dito sa Vexana or sa kung sino mang magiging kung magiging position reliant na marksman man ang kanilang pipiliin kuhain dito for etong ang si Super Marco. Kasi nandiyan pa nga naman yung carry, open pa rin siya na pwede nating i-consider na pantuna o talaga magiging pansagot sa kung sino man yung mga ilalabas pa ng TNC later on. Pero at the same time, kasi hindi naman natin pwedeng ubusan din. May mga clip pa dito. Etong si Super Marco na pwedeng gamitin. So ayun, now that the carry is already taken out,
posibleng ganun na nga, mananarrow down ng kaunti yung mga options natin, pero hindi naman nila masyado na siguro i-consider din yung matchup against the Claude at this point. I do think that the Claude is one of the safest gold laners ngayon, despite the all of the nerfs na dumaan sa Claude for the last three patches. Claude pa rin ang pinaka-safe. Ikaw, Manjin, ikaw yung Claude na expert dito eh. Ang hirap kasi ulihin eh. Minsan kahit kalaro mo yung mga Claude, tas kahit kabisado mo na yung kailan siya mag-out sa BMI, minsan nasa moment ka na yung clash na clash ka, hindi mo pa rin malalaman kailan siya mag-BMI eh. Mas lalo na kapag late game na, no? Yung pwede ng two times yung balikan ni Dexter. Ng Dexter eh. So, yeah, I like of course the answer of AP Brent kasi ayaw mo rin na may Liliang kasama yung Claude kapag nag-late game. Pero I think this is a great early Claude pick para sa side ni Coach Bentings kasi kahit pa paano, pwede mong abutin yung Beck sana sa likod. Yun at yung Arlott ang mga magiging problema siguro dito nung kanilang backline. Pero speaking of huli, nakakaw din to, I think, para sa side ni na Coach Bentings. Kasi gusto mo may setup yung ano eh, Vixana eh. At parang ngayon na meron pa silang Tigreal na hawak, medyo maparang mag-aalangan ka na mag-invest in a super all-in siguro na type of composition na ngayon ay hindi naman sobrang makikita natin sa side ng AP Bren. Talagang medyo balance pa naman in a sense. Pero medyo magkakaroon na ng ilang doon sa parte na yon. Tapos may ano pa sila, magkaka-access pa sila agad-agad doon sa kung sino man yung gusto nilang hanapin. May mga ano naman doon, may parang mga mechanisms naman na such as the Firaga armor para maka-out yung immune na meron dito yung Detona's welcome. Pero as for yung mga mahirap huli, Tigi na nga! Nahulaan. Kanina maratan, nagbubulungan na tayo dito ng Tigi eh. Bumubulong kasi si Omi sa akin ng Tigi, which is make sense. Kumbaga parang at this point, Briggs, as you said, may pangligtas na sa Xbox sa sarili niya, may pangligtas na rin yung Barats. Pero ba't hindi pa natin tapyasan pa with the Tigi? And ang ibig sabihin ito, no, sa dinami-dami ng crowd control ng TNC, with the Tigreal, Fredrin, at pati na rin ang Arlott, baka medyo mabawasan na kanilang damage. But I like this Gord pick. Shoutout doon kay Naiso sa kabila ng English desk. Nakikita ko, nagse-celebrate na din sila doon. Sir Dong, I know you like it, Sir Dong. We all know that you like the Gord, Sir Dong. By the way, konteksto lang para sa ating mga bagong parte ng community ng MPL Philippines. Ang isa sa ating mga English caster na si Naiso ay nag-global ba? Global yan, man. Global Gord. Global Gord yan. Global Gord. Si Naiso, pinanagkakasya ngayon doon sa kabila. That was a 2001 Naiso Global Gord. 2021 pala. Kinabalo kasi... Mali lang ako. 4 years old pa lang ako. Kakalabas ko. Kakalabas lang yan nun. Sorry. 2021... This is a Gord pick para sa side ng TNC. But now na nakalatag na ang lahat sa game number 2, Brigida, in terms of the early game, sa tingin mo ba ay mas may palag na dapat talaga ang TNC Pro Team ngayon? Definitely dahil nasa kanila rin yung potential na maagang makapagpa-burst down dito ng mga relatively malalambot nga naman dito na midlaners ng AP Bren such as sina Ogwen and sina Few, or either that o ma-force nga yung crucial skills na meron o pwede nilang gamitin dito na hindi naman natin siguro aasahang makapag-level 4 din agad-agad kapag ka nandoon na tayo sa mga maaga nilang magiging pagkikita or maski yung ating magang first turtle unless makuha nila agad yung kanilang level 4. Pero kailangan din kasi nilang isipin na parang eto nga yun, yung dalawang malalambot na midlaners dito na AP Bren ay sobrang taas din ng poke na mababato. So kung meron kayong kapasidad na i-burst down yung mahanap nyo, sila pwede na nila kayo i-poke before nyo pa silang mahanap at ma-burst down. This is a good rotation coming in from the Tigreal. Wala na agad flicker si Super Marco. Magandang report yan. Pero even though wala mga flicker, I think yung range kasi ng isang Brody ay goods na goods pa rin. So kapag alam mong wala kang flicker, range ka lang. First skill ka lang dyan. Then again, this is Yasuo na taas din na mastery sa Claude. Ang masasabi ko lang dito, I think sa side ng TNC, kailangan i-accept na nila na pwedeng may isang makancel na stun sa kanila. So kailangan ma-out damage nila dito ang side ng AP Bren through the Gord and through the Claude. Yep. Then again, tina-target kasi yung ultimate ng Gord ni Hatred. So kailangan tumama yon. Yung Claude kasi pwedeng kahit bumitaw ka na lang ulti eh. Medyo siguro parang challenge na lang yung pag-pull off ng damage mula dito kaya Yasuo kasi naka-purify pero si Hits. Okay, dito na Swarm coming in. Ayun na naman. Nilabas ang spada ni Vixana and
Tumispada din si Ryzen. Makakapitas ng isa ang AP Bren. AP Bren with a crucial pick-off before the first turtle. At mukhang may maliit na nakalamangan. AP Bren sa pagkuha ng unang pagong. Nomad still no access to the ultimate pero Ryzen low HP. At si FlapTizzy, apuy-apuyan na niya. Dash out mula kay Ryzen. Ito yung tapang ni FlapTizzy na pinapakita. Flamethrower, flamethrower lang. Pinapapulan nila si Ryzen dito kasi nga magkakaroon na ng turtle eh. So alam nila na pwedeng mag-back si Ryzen unless gumawa pa rin. Hindi tinigilan ni Flap. At yun, nakakuha ng libreng turtle ang kupunan ng mga bees sabay. Last Insanity! Oh! Grabe! Akala natin yun na yung gusto nila. Pero may nahanap pang butas ang AP Bren at talagang rekta lang sa pagpasok si Flap. Binitin lang tayo ng kaunti pero inabot pa din nung Last Insanity na yun. And doon pa lang, pumasok na agad yung fact na napakaganda ng advantage na gawa ng AP Bren doon sa XP laners nila. Kasi at that moment, hindi natin masyadong nakita pumasok sa picture si Heads dahil nga hindi din siya level 4. Ngayon pa lang siya nag-level 4. Whereas etong si Flap, kanina pa siya nakakapag-provide ng zone, kanina pa siya nakakahanap o nakakapag-bigay ng information at nakakuha pa siya nung pahabol na kill para dito sa kanilang kupunan. So, meron nang nag-exist agad na advantage para dito sa AP Bren. Kitang-kita naman nagre-reflect sa gold and even sa kills. And 1.3k gold lead ang meron ng AP Bren. Mukhang ang early game ay na-secure na naman ng mga bees. Kailangan makahanap ng TNC Pro Team ng isang winning team fight or kahit objective trade lamang. Oo. Ito yung galawan na pag nagbigay ka ng isa, huwag mong ibigay ng libre. Oo nga, nakakuha sila ng extra dun eh. Saglit lang, dito na welcome. Coming out from Kyle TZ. Ito na yung mga extra stun na meron. Gosh, coming in from Hatred. Nomad, sumubok pa siya dito. Pero nabitin siya. Hindi ata tumama yung kanyang ginawa niya. Actually, siya pala yung na-deads. Oh man, this is bad news para sa Eden TNC. Hindi rin talaga naging sapat yung buong damage pa ni Hatred. Kailangan pa ata mag-abang. Brigida, ano bang power spike na pwede nating abangin dito para sa TNC Pro Team? Kinakailangan pa nila talaga ng items dito. Mga ilang minuto pa kapag nakakuha lang naman o nakakapag-clear dito ng waves. Pero ang nakikita kasi natin din na nagiging struggle dito ay parang hirap na nga mag-rotate din ang TNC sa sobrang ganda nung nagiging paghanap o pag-abang dito ng AP Bren. And ang bilis din nung po-provide dito na sa pagsama dito ni FlapTizzy as compared dito kay Heads. Dahil nga sa advantage na pinag-uusapan nga natin kanina, ultimo dun sa mid lane nga na meron silang tinry i-take down, meron pa sanang paabol na Last Insanity si Flap kung kakapusin. At ngayon naman, maging dito sa ating paparating na turtle, kita-kita na agaran na din ang naging pag-abang at pag-secure ng espasyo dito ng AP Bren. Okay, nilabas yung Eternal Guard. Nasa bandang taas si Ryzen. Binaban natin si FlapTizzy. FlapTizzy nakapag-flicker out pero may tusok na gagawin si Heads. At okay, Heads, susubok dito with a sweep pero napakaganda ng Time's Journey counter go. Nomad. Pero yung gosh, dami siya meron si Hatred. Finally, makakuha si Ryzen at dito lumalaban ang side ng TNC Pro Team. Nomad, tatamaan nga lang siya dito ng first kill ni Kyle. Pero then again, makaka-out si Owen. Walang makakuha yung TNC na kill. But finally, nakuha sila ng harapang turtle take. Turtle para sa TNC and all flickers burnt para sa AP Bren. Worth it ba yun para sa TNC Briggs? Sobrang ganda kasi nakuha nila agad yung sagot na matanggal yung Kiraga Armor dito ni FlapTizzy. So medyo hindi na natin nakita yung threat na pwede niyang dalhin pagdating dun sa turtle fight. And apart from that, yung naging positioning dito ni Hatred para targetin yung malalambot at i-burst down na sina Owen and Few. So hindi na din sila nakapag-provide o nakapwesto on their own. At kahit na naiwan doon etong si Kyle TZ, iilan lang yung kaya niyang gawin mag-isa. Maski yung Retri ay hindi na siya nasuportahan dito. So TNC yung nakasecure din ng turtle. Pero Yasuo, kamuntikan. Kamuntikan kung nag-stack pa ng isa yon. Hindi kasi tumama dun sa may wagon. Kamuntikan lang si Yasuo. Oh man. Itong AP Bren, ang gagawin lang kasi nito, ano eh, basic lang eh. Parang poke mo, punta tayo, pag pumulado, re-retri ko. Oh my God, you! Okay. Natamaan ng final stash that namatay lang ng parang ganun. Out damage! Yun yung kailangan ngayon ng TNC. Babalata pa nila si Kyle TZ. Alam na nila ngayon na may ulti ba si Owen. Pero ayun na nga, implosion. Owen, nag-ulti na. A-out pa ba si Ryzen? Abulin siya. Here comes Heads. But then again, si Yasuo ay nandun. Nandun din si Heads. Heads,
tuloy-tuloy lang ang bakbakan dito, pokes after pokes, patayan ko patayan! Super Marco with a kill at sa My Blazing Duet naman ni Yasuo BMI out! Ang gulo na nangyaring laban! Akala mo tapos na, pero biglang may susunod at susunod pa. TNC nakakuha na ng kanilang first few kills of the game, pero AP Bren pa rin ang may hawak ng lead with a 1.2k gold lead. Nagkahiwa-hiwalay dun yung mga members ng magkaparehong kupunan. May mga hinabol, hindi na nga rin napagkasunduan. Pero what mattered was that yun yung naging instance na ang TNC ay nakahanap na rito ng mga sagot o nakahanap ng mga kills kontra dito sa mga crucial members ng AP Bren. That's few na nahanap nila agad-agad at napakalaking bagay nun. Pero hindi pa rin naman masyadong magpapa-apekto ang AP Bren. Oh, eternal guard stand mo, Retrico. Okay, implosion. Pero merong mapagagandang ultimate yung Quintosh. Pero si Ryzen na makakuha ng retribution. Nasa loob si Nomad. Nomad Bulado, pero napakasakit na ng damage. Napakasakit ni Blab DC. Napakasakit ng AP. 1.8k gold ang kalamangan. Blazing Duet para kaya Yasuo trying to defend everything. Bulado si Pew BMI out na rin napakan ng Dinosaur. Kandisi oh, Super Marco! Dinosaur Grabe, Flicker in normal hit. Flicker in normal hit. Kung nakikita nyo lang si Manjin ngayon, nagpi-flicker siya in real life. And AP Bren, alam na alam nila ang kanilang damage. And Flap TC, going for that Blazing Duet. Tingnan natin ang ating Infinix Instant Replay. Brigida, break it down. Kanya-kanya naman sila ng mga ginustong gawin at that moment. Implosion, initiation, coming in here from etong ang si Nomad. Pero yung naging sagot nung Last Insanity, yung presence na nadala dito ni Super Marco, na siya rin ay nakaka-create na nakakapagpadama ng damage, ay hindi na naging zero. Pero meron okay. Din hold yan. Okay, finally, kanina ka daw Flap DC, kaso nakapag-flicker out si Flap sa may 5-5 lang. Ito yung kailangan ng TNC. Walang bumibitaw sa TNC dito, even though lamang ang AP Bren. Tiis, pogi. Tiis, pogi technique para sa side ng TNC. Hanap lang yung makukuhang objectives. And looks like makakuha naman sila Tore doon sa may bandang itaas, pero may trade din ng AP Bren sa baba at hahanapin pa nga ang kanilang purple buff. Overall, AP Bren, good control in the early game at mukhang i-invade na nga rin ang jungle. Ito kasi maganda sa Claude eh. Pag nag-late game, may opportunity ka mag-split. Kumbaga, pag na lang natin daanin sa team fight, alam natin, sige fine, mas magaling sila pumindot. Eh what if mas magaling tayo mag-split? So pwedeng maging option yun ng TNC. Pwede talaga. And pwede namang kaya nilang tapangan na rin in a sense yung iba mga members dito ng AP Bren dahil pinrioritize na rin nung ilang mga members dito ng TNC yung kanilang Regent Armor. So yung pinag-uusapan natin na early game pokes dito na magmumula kina Ogwen at kina Pew ay pwede na rin nilang kahit papanong masagot. Though hindi naman siya masasabi na pinaka problema dito na madadala ng AP Bren kasi even as we've looked at the previous team fights na nangyari, yung true damage na nagmumula dito kay Flap, yung naipon na na-farm dito ni Super Marco, medyo yun na nga yata yung nangingibabaw pag nakakakita tayo ng team fight kasi yung mga Eternal Guards na EG Boy ay hindi naman na sobrang nagiging source of damage na dito ng AP Bren kung tutusin. Parang taga ano lang din eh, taga zone, taga hanap na lang ng mga miyembro dito ng TNC. At kailangan nga talaga mahanap ng AP Bren ng mga miyembro ng TNC ngayon dahil ang nakikita pa lamang nila ay si Heads at si Ryzen. Half HP na rin ang Lord at pinag-zone na si EG Boy. Grabe naman! Initiation yung Eternal Guard na yon para makalibre ng Lord ngayon. Kyle TC, yum-yum-yum na naman. Ryzen. Si Ryzen ngayon ang mababanatan at makakagat at mukhang hindi na masyado makakaangat ang TNC dito sa teamfight na to dahil tuloy-tuloy ang mag-abusado ng AB Bren. Yasuo with the wow! At doon makakakuha pa nga 2-4-2 at ligtas pa ang TNC even though nakuha ng AB Bren ng Lord. Yasuo is back! Napakaganda ng trade na ginawa ng TNC doon. Finally, makikita natin na may damage na ang kanilang Claude. But still, that is the first Lord taken down by AP Bren at lamang pa rin sila ng 3,000. Gusto ko yung iniisip pa natin kanina, or at ako at least, makakompromise kaya yung posibleng damage dito, additional mobility na makukuha ni Yasuo on this Claude dahil nga naka-purify siya. Pero in that particular instance na nakita natin kanina, understandable kasi nga naman hindi siya magagamitan ng Terrify, hindi na rin siya magagamitan ng kahit anong mga panghuli para hindi siya makatakas na reverse time whatsoever. Pwede lang niya talagang iba to ng iba to yung kanyang Blazing Duet na at that point eh hindi pa nga nabuo yung Golden Staff pero ganoon nakasakit para kakapulot niya lang right after. So imagine what more yung pwedeng dalhin ngayon ni Yasuo na meron na nga nung Trinity items dito na kinakailangan for the Claude especially in this upcoming Lord defense kontra sa AP Bren. Wow, ang hapdi ng Brody men. Biruin mo parang 3 beses lang niyang hinimas yung Tore at agad-agad itong bumagsak pero mukhang magdedepensa muna dito ang TNC Pro Team. It's with a final
slash. Tignan natin Kyle Tizzy, pero nasa loob siya masyado. Merong magandang shield na gagawin si Owen. Woo! At ayun na rin si EG Boy. At yun yung banat Super Marco sa batang Getty. Wala si Owen, wala din si Ryzen. Nasa loob si EG Boy. Super Marco will destroy the tower. Let's see, kakayanin ba to ni Yasuo? Naka Yasuo ang bola, pero ang tindi pa rin ng ginagawa ng side ng Brenna pag-damage at tower. Heads will do the final sweep. Pero hindi magiging enough. Dalawang inhibitor turret pa rin ang na-secure ng AP Bren. And this is, I think, mission accomplished na para sa pinakaunang Lord. And parang sulit na nga yun, Briggs. Gusto pa kaya natin lang sulitin lalo eh. Si Edson tatamaan dito ng Eternal Guard. Plus through damage si Meron. Sa last ultimate ni Flav DC. Double kill para kay Flav DC. Wala si Nomad. All eyes on Yasuo pa rin. Naka Yasuo ang bola. Tamang Art of Tibiri lang. Wala siyang ma-hit muna dito. Tamang heal. Si Pew ay nandito din. Grabe, tapang ni Pew, pare. Akala mo, grabe tong biksana na to. Ito na yun eh, 5v3 scenario. All inhibitor turrets down. AP Bren looking to take this sweep, pero dedepensa ang TNC Pro Team. Limang segundo kay Hedge, tatapusin kaya nila to. Ryzen kalahati ang buhay dito, meron siyang dot, pero matatamaan si Yasuo. Yasuo mag-out. Wow, last insanity para kay Flav DC. Pinitawan na yung Blazing Duet ni Yasuo. Kaya pagdepensahan, hindi na. AP Bren, joke lang din na hindi na. AP Bren will take the 2-0. 3 points secured para sa mga Bees. At dahil dyan, number one na sila sa ating leaderboards in MPL Philippines Season 13. Napakabilis nung naging serye natin ngayong araw. 4 p.m. pasok pa din sa 4 p.m. MPL na yung oras natin nang tapusin ng AP Bren yung serye nila for this day. And I must say, napakarami natin nakitang sobrang mga plays doon na parang nangibabaw talaga yung chemistry, yung tapang, oh, as well as yung experience na hawak dito ng AP Bren. Nangibabaw yung pindot ng AP Bren dito. I think that TNC, ang ganda ng performance ng TNC dito. Ako personally, nakitaan ko talaga na ang taas ng potential. Uh-huh. Then again, they're up against a team na built diff nga eh. Oh. Sinabi nung intro eh. Ayun na nga eh. And AP Bren right now, definitely the top of their game. Ito yung tipo na masasabi natin, hindi natin alam kung kailan ang prime ng isang player, pero parang pakiramdam ko ito yung prime AP Bren at lumalakas pa sila. Pero as you guys said, napakaganda rin na naging effort dito ng TNC Pro Team. At week 1 pa lang naman. Antayin pa natin, hanggang week 3, pwede pa yan bigyan. Pero sa ngayon, palakpakan pa rin natin ang TNC sa magandang pinakita nila sa ating first match of day number 3 as they take their bow. Marami pa tayong malalaman tungkol pa rin sa ating mga victors. AP Bren securing 3 points. Panigurado, maraming makikwento kay Lamara at Hans. Kaya Mara and Hans, antayin na lang natin silang lumabas sa stage. What a sweep by AP Bren. Let's give him a round of applause. Alam niyo, parang hindi talaga kayo nahihirapan. No? I agree. At this point. Meron kaming ginawa kanina bago magsimula yung laro. Feeling ko kailangan namin to gawin with you guys. Sino yung mga nagtutrending ngayon? Ay, maganito. Of course, ganyan. Okay. Kunyari, taga AP Bren ako. Okay? Okay, you do it first. Okay. Kailangan marinig ko iisa sa inyo. I'm an AP Bren player. Of course, lagi akong mananalo kahit saan ako pumunta. Ikaw, meron ka ba? I see it. I'm an AP Bren player. Of course, napakaganda ng outfit ko. And also, with my gameplay. Ako pa. I'm an AP Bren player. Of course, mag-roster reveal kami sa Japan. Okay. Gets niyo na. We're gonna go down the line, alright? Okay, ikaw muna. Ikaw muna, Pew. I'm an AP Bren player, of course. I'm an AP Bren player, of course, makulit ako. Okay. Ogwin. I'm an AP Bren player, of course. Konti lang sagot ko. Konti lang sagot mo? Kaltizi. I'm an AP Bren player, of course. I'm an AP Bren. Of course, lagi kami nagsusuntukan ni Flav sa bootcamp. May ganon! Riot! Okay. I learned something new. I'm an AP Bren player. Of course, pogi ako. Wow! Basic okay. Answer. Wait, pakita ang pogi. Mag-focus yung camera sa'yo. Yan. Tong, 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 tong. Turn around.
AP brand player. Woo! Oh my God. Okay. Riz Master. Supermarco. Of course, beyond excited. Ano yun? I'm an AP brand player, of course. Of course. I'm an AP brand player, of course. Ano ka? Marco, I'm an AP brand player, of course. Okay. I'm an AP brand player, of course. World champion ako. Oh! Kaya pala hinahanda niya tayo kasi ganun yung sasabihin niya. Final one, si Pando. Okay, Pando. I'm an AP brand player, of course. Of course. Ano ka? Pando, of course. I'm an AP brand player. Of course. Ano maganda? I'm an AP brand player. Of course, pag na-interview kami, makulit kami. Ah! Once again, everybody, let's give him a big round of applause. Congratulations to AP brand. You may now take your bow. And take your walk of victory. They're AP brand players. Thank you, coach. Of course, panalo ulit sila with a sweep. And we are AP brand players. Of course, kami lang yung na-interview. Hindi kasama si Coach Trevor at si Coach Ducky. Sa lahat ng ating mga mananood, you guys can follow that and use I'm an MPL fan, of course, and write it down below. For now, we're gonna go back to our casters para himayin ang ating laban. Casters, paso! Maraming salamat, Mara and Hans. I'm an MPL PH caster. Siyempre, ang dami kong sinasabi, ba't hindi na lang maglaro agad? Nagbabalik tayo dito sa ating desk. Post-game ang ating aantayin dahil naging napakabilis ng ating serye na to. Game number 2, sino nga ba ang ating MVP? May hula ba kayo? Luksang it's flap! Nauna na bago yung hula! Papaanong hindi? Eh talagang nauuna nga naman siya magmula pa kanina sa mga teamfights natin. Tapos pinangungunahan din niya yung pang-zone, yung paghahanap, at yung panghuli din na kinakailangang pag kinulang ka pa ng kaunti. Flicker last insanity, bibigay niya. Iniisip ko, ito rin naman yung emblem ko. Ito din naman yung binibuild ko kay X-Borg. Bakit hindi ako ganyan kasakit? Kaya mo. Kasi nga hindi tayo si Flap. Parang may iba sa War Axe niya. Parang yung War Axe niya, yung May War Axe pa 3 patches ago. Parang ano nga siya eh, feeling ko X-Borg na wag na tayo bumili ng emo kaya. Mga no? Ganun ata siya eh. No? Iba. May something ngayon sa AP brand na no sugarcoat, they're still in their A game. Gusto pa rin nila. Ilang beses natin nakita na may mga pattern. I think ang laki din talaga ng inspiration nila lately. Siguro dahil din sa longevity na meron si Few. Na meron. But these guys are scary. And right now, I can therefore say na they are the team to beat talaga. That's true. At ang nakakatakot dito para sa akin when you're looking at AP Bren, they dominate like this. Pero pag in-interview mo, parang tumatawa lang sila, parang mga kolokoys lang. Kolokoys lang. From the words of Owen, mga tolongges lang. Ako hindi ko alam ano ibig sabihin nun, pero ako, AP Brand nagsabi sa akin eh. Sila na nagsabi eh. Yun na yun eh. Siyempre makikinig tayo at makikinig din tayo kay Bridgetta dahil i-breakdown na niya ang ating game number 2, a 12-minute game. Briggs, i-breakdown naman ito. Actually, kung iisipin naman natin, in terms pa lang naman ng composition or even ng emblems na piniling gamitin dito ng both teams, especially TNC, we would see na parang na-anticipate na naman nila yung magiging threat dito ng damage ng AP Brand. Napakarami namang nakapag-focus dito sa Brave Smite and sa sustain na pwede pa nilang makuha. Pero it came to a point na gaya nung sinasabi nga natin kanina, hindi lang basta yung pokes yung naging problema. Kasi as much as nasagot naman yun nung maagang pick-up nila dito ng Radiant Armor, hindi na nun nasagot yung lack of escape mechanisms na magkakaroon sila once na mag-decide silang mag-engage papasok dito sa mga players ng AP Brand. Dahil kung susumahin nga naman natin, kung pumasok man si Nomad dito na I think yung pinaka nag-struggle yatang mag-initiate for TNC, it's either nasasalo niya yung Terrify or matatalian lang siya pabalik para hindi na makapag-pull off or makapag-set up talaga para sa kanyang mga kasama. So it was always namaminusan ang TNC and hindi na sila nakakapag-execute ng kompletong teamfight. Meron mang mga na-force na skills at nakakapitalize yon ng mga late pasok ng Blazing Duet ni Yasuo later on na napakataas ng damage na naibato dito. Clearly, makikita naman natin sa stats, hindi na yon nag-suffice.
pagdating sa kung papaano mo talaga tatapusin ng malinis.